What's up mga katadud? So ngayon ang ituturo ko naman is kung paano mag-diagnose ng ating sirang fuel pump. Okay? So paano ba natin malalaman na sira na yung fuel pump natin? So ang ituturo ko sa inyo guys, yung pinaka simple step lang, kasi actually marami tayong pwedeng maging reason o maging dahilan kung bakit ayaw mag-start ng sasakyan. So let's say itong sasakyan na to, i-start ko, so maririnig lang muna ninyo is puro redondo lang. Ayan, puro redondo lang siya. So dito pa lang, sa tunog pa lang, malalaman na ninyo na malakas yung battery. So tatanggalin natin sa diagnosing yung battery. So dapat guys, ganito siya. Pwede pa natin ha. Dapat one click lang. Ganun lang yun guys. So malakas ang cranking pero ayaw tumuloy. Isa sa mga possible dyan, fuel pump. Okay guys, first tanggalin natin to. So apat lang naman yan guys, 10mm. So nilubagan ko na siya kanina guys. Yan. Then tanggalin natin tong cover. Then next, bye-bye natin to guys. Ito yung pinaka fuel rail nya. Yan. Nandito kasi yung mga fuel injectors nya. So bye-bye natin. So papunta siya dito. So ito yung ating pinaka fuel hose. Okay. Then next, tanggalin natin tong cover. Yan. Then, unak, as. Yan. Okay? Then, ito, ipigayin lang natin to guys. Yan. Then, gagamit tayo ng at least ito, pang sahod, yung tipong kakasya yung pinakala natin sa hose. Then, i-start natin siya guys at least 2 to 3 seconds lang. Okay guys, yan, napansin nyo, walang bumulwak or tumuluman lang na gasolina, so dapat ganito siya. So malakas, di ba? So ganun lang kasimple guys ang pag-diagnose ng ating fuel pump. So about naman sa pag-replace, let's say ayaw nang tumulo o ayaw nang bumulwak ng gasolina. So ituturo ko sa inyo guys yung mga itsura ng mga fuel pump motor natin dahil iba-iba ang itsura kada generation. Okay guys, ito yung ating mga fuel pump. So ito for Gen 1, medyo mataas siya. Then for Gen 2, actually sa Gen 2 guys, nabanggit ko before dun sa video ko about dun sa pag-replace ng ating fuel filter assembly, mayroon siyang dalawang klase, yung isa mas mataas. So almost the same siya dito sa Gen 3. So ito for Gen 3. Then mapapansin nyo guys, silang tatlo may mga suction filter, so dapat maging aware kayo dahil iba-iba sila. Okay? Ngayon kung na-diagnose na nasira yung ating fuel pump, so sundan na lang ninyo guys yung video na ginawa ko before sa pag-replace ng ating fuel filter assembly for Gen 2, dahil halos same lang silang dalawa. So Gen 2 at Gen 3, same concept lang ng pagbaklas, maliban sa Gen 1 dahil meron tayong tatanggalin ng mga screw doon. So pag natanggal natin, so simple lang naman ikabit, so dapat maging aware tayo sa mga o-ring. Yan, kasi once na may problema tayo sa o-ring, hindi rin magtutuloy na maayos yung ating gasolina. Okay? So ganun lang guys, muli, maraming salamat po.